that are saved, and in them that perish. O muna to the one, we are the savor of death unto death, and to the other, the savor of life unto life. And who is sufficient for these things? For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga text. Sa ngayong hapon, Panginoon, ang sinulat ni Paul, sa mga taga-Corinthians, follow-up letter, Lord. We pray na matutunan namin dahil matutunan. Ang title namin, Savior of Christ Knowledge, Panginoon. I pray na makita namin kung gaano kaganda, Panginoon, ang inyong pangunawa at katatanuhan, Panginoon, na dapat din naman namin itaglayin. So we pray, kami po'y mag-aral, hindi mag-asawa, Panginoon, hindi namin biyaya at pangunawa ngayong hapon. Kaya malalati in Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang hapon po sa lahat. Title po natin is The Savior of Christ Knowledge. Okay, alam niyo ba yung word na savior? Ano yan? Ay, savior yun. Savior. Okay. Savior, walang... walang ay. Nasaan na ba yun? Yan. Savor. Parang savory. Nakakain na ba kay savory? Burrito dati namin yan eh. Kasi meron silang e-meals. Mura lang na e-meals. Pero kung ano yung sauce ng ano, mamahalin, yun din. Paborito namin. Okay. Savory, di ba? Tingnan natin sa dictionary. Kumain na ba tayo doon? Minsan, kain tayo doon. May pera. Kasi yung aking dictionary yan. Sa savor, okay? So, obviously, dalawang spelling yan. Yung sa ibang, ano, may U, no? Savor. Okay, yan. Tingnan nyo. Spelling niya, modern na spelling niya, ganyan na, okay? Wala nang, parang savior din. Kasi dati British English yun, yung time ng King James. Sa Amerika, binabago. But anyway, pareho lang yan. Pag sinabing savor, sabi dyan, the taste or smell of something. Lasa. Pwedeng lasa, linamnam, or pwedeng amoy. Especially sabi dyan, particular flavor or smell. Ibig sabihin, kilala mo minsan, di ba? Oh, di ba? Madalas sinababasa niyo sa ano, paulit-ulit sa Bible. A sweet savor unto the Lord. Ay eh, mga sinunog yung baka, but sweet savor yun. Kasi, offering mo yun. Medyo may ibig sa may, ano, tabi dyan, may talinaga doon. Pero yung physical lang, na literal na savor, ibig sabihin, bango. Pwedeng ganun. Or actually, hindi nga bango, sorry. Tinignan mo yan. Tingnan na nga natin. Amoy, parang ganun. Or sabi nga dito, particular flavor or smell. So, naalala ko kasi sinabi ni Jacob nung alam niyo na pinatay ni Levi tsaka ni, sino kasama ni Levi? Si Simeon ba? O si, ano? Yeah, pinatay niya. Yung sina Hamor tsaka Shechem. Sabi ni Jacob, pambihira kayo. Yung aking savor ay, umagay, yung ating amoy ay parang naging mabaho para sa mga tao. Okay, sabi may particular kang amoy. Yung iba daw, magaling dyan eh. Diba? Sino dito ang alam mong amoy ng asawa mo? Alam mo yan eh. Kasi hindi pare-pareho exactly yan. Diba? Yung anak mo. Diba? Ako, alam mo yung anak ko. Lahat siya ng baby. Ano si Stephen? Lahat siya mabango pag bago. Baby. Pag lumalaki na, nag-iiba. Diba? Ayan. So kaya sabi ng isang meme, yung mga baby nyo daw, amuyin mo na yung ano, yung paa niya, amuyin mo na yung paa, kasi ang bango niya, eh, di ba? Kasi paglaki niya, paglaki katulad ni Ezekiel, ni DM, ganyan kalaki daw, wag na. Biglang. Ba't ko sabi yun? So yung amoy, no? So either amoy o lasa, distinctive quality or flavor. So kilala mo dahil lang sa amoy niya, savor. So itindihan na, so again, yung ating mga example kanina, hindi ko na binasa eh. Tingnan natin kasi itong title natin eh. Ito mga makikita ko ah. Baka masyado kasi marami ito eh. Yan. So ito yung offering, di ba? Madalas yun yung ano. Savory meat. Okay, malasa. Malinamnam. Pwedeng ganon.
Ito, sinasabi ko kanina. Ay. Saan lang kayo yan? Kay Jacob. Wala. Anyway. Ayan, so... Nalagpasan niyo na po. Alin, alin? Yung kay Jacob sa Genesis. Nalagtasan ko? Ayun po, ayun. 27-17. Hindi, ba yun eh? Ayun yung kakain na siya eh. Yung nasabi ko kanina yung ano. Baka hindi save mo. Anyway... Seed Savour. Karamihan dito. Lagpasan natin yung mga, ano, siyempre sa Book of Moses, ano yan, puro offering. Yan. With the pure thou art, thou wilt show thyself pure, and with the froward, thou wilt show thyself unsavory. So, anong kabaligtaran naman ng savory, unsavory, ibig sabihin, hindi niya magugustuhan. Okay. Pag loko-loko ka, kahit Diyos pa yan, sinasabi niya, mahal tayo lahat ng Diyos. Pero pag may loko-loko ka rin, hindi mo magugustuhan ng Diyos. Sinasabi dyan. Ito naman, stinking savor, ibig sabihin, amoy. So, hindi necessarily positive. Sa Proverbs, meron din eh. Ba't nga ganun? Ito naman yung very sikat na ano, sabi, you are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? So ang pakinabang lang naman ng salt, di ba, is malaki pakinabang po niyan. Sabi nga nung ano, ako hindi ako nagluto eh, pero dalawa lang daw madalas ang flavor, lalo sa European, salt and pepper. So, hindi ko alam yan, pero minsan napansin ko nga yung hotdog, minsan parang ano lang yun, tsaka spam eh. Puro alat lang yun eh. Totoo lang eh. Kaya ang hirap pag ikaw ay high blood na, no? Nakain yung... Anyway, yun po yung sabihin niya, parang flavor. So, walang kwenta na ang salt pag walang savor. So, balik tayo sa ating text. Naalala niyo po yung chapter 1. Ang title po natin doon is, ano nga ba yun, sa brethren, ano nga, Rejoicing in the Brethren. So, natutuwa si Paul sa mga kapatid. Okay, naalala niyo yun? Sino ang dito nun? Diba? Kaya ako, masaya ako pag andito kayo. Pag wala kayo dito, namimiss ko kayo, mga kapatid. Kasi may appointment tayo dito. Hindi naman tayo lagi nagkikita, diba? Sa isang linggo, doon, madalas nga, mga active. Pero pag wala si Rain, kunwari, makakain tayo, umalis. Ay, nasunod si Rain. Gusto mo kasama natin si Rain, di ba? Si Ezzy, pag ano, may sakit, mayimiss natin. So, kasi nag-rejoice tayo sa kapatid. Sa next, ano naman, yung next natin dun is yung second part ng chapter 1, is ano ba yan? The earnest, ano yan? Hindi ko baka limot. Ano ba yan? Ay, yung invest po. Ha? Yung parang invest. Ha? Yung parang invest. Ah. Or down payment. Ah, ito pala. Earnest of the Spirit. Yan. Ibig sabihin, tayo ligtas. Sinelyohan ka na. Kaya nainiwal tayo mga Baptist. Isa yan sa mga distinctive natin lagi. Hindi na mga gayang kasi iba tinuturo sa kanila eh. Kasi lalapit ka sa totoo. Pag alam mo na isang tao ligtas, forever na ligtas, ang lapit na nun sa katotohanan. Actually, yun talaga ang katotohanan. Kaya iba, hindi nila ginagaya, pinapalabo nila kasi nga, yun ang totoo. Okay? Kaya mga kulto, hindi nila kayang gayahin at ayaw nilang gayahin. And then, kaya tumawid po tayo dito sa chapter 2. Medyo ang ano dito, ang tema is, naalala niyo yung sa 1 Corinthians, na loko-loko, na kanilang pinatiniwalag. Okay? Pinatawad na nila kasi nagsisi din naman. Okay? So, sabi dyan, okay na yun. No? Nagsisi na siya, huwag yun namang ano, masyadong para siyang gusto niyang patay na. Obviously, nagsisi na siya. So,
Natapos natin yan last week. Okay, pero ngayon, ito na tayo sa second part ng 2 Corinthians 2. Medyo naiba na yung kwento. Okay? So, nagkwento ngayon siya bago tayo sa sa mamaya, sa Savour. Okay? Nagkwento po siya, sabi niya, furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord. Okay? So, ang lesson dito, katalog ginagawa natin, as a church, no? Sabi nga sa inyo, nung mag-umpisa tayo dito, parang di mo alam what to expect. Okay? Kasi nga, di naman ako nag-train dyan. Nakita ko lang kung ano yung ginagawa sa church. Eh, sabi nga sa inyo, medyo nakakulangan ako sa church, sa mother church. So, pero nung natutunan ko yan, mag-preach ka lang, soul winning ka lang, yun na yun. Okay? Nakita mo dito, di ba? Wala naman siyang plano eh. Actually, hindi niya nga sinabi kung ano yung open door dito. Pero naalala niya sa 1 Corinthians 16. Diba, naalala nyo, ganun din yung ating tema dito. A great door is open to me. Ganun po yan. Pag ikaw, masipag, ayos, yan, mga bata, lagi ka sa church. Wala namang bago dito. May bagong games ata, mag-games na lang kaya ako. Walang bago doon kasi games lang yun, wala kang mapala doon. Pero pag nasa church ka, nagbubukas yung opportunity, matututo ka, may bago kang matututunan, may bago kang makikilala, maayos yung mga tao dito. Ayan, sina, ano, yung mga ate-ate nyo dito, ibiganin nyo lang yan, medyo masungit lang minsan. Mukha lang yun. Oo, oh, mabait yan. Ha? Oo. Oh. So, kaya ganyan church, magandang ano dito, kasi iniipon tayo ng Panginoon dito, maayos. So, kaya napansin nyo naman, yung mga loko-loko, medyo mainit din tayo dyan. So, pero ina-accommodate natin, tulad nung katatapos nga lang last week. So, kung loko-loko yan, pero nagbago, welcome yan. Magpaturo ka. Salitaan ng Diyos, okay yan. So, ano yung mga na-open na door sa atin? Ngayon nga, katulad nung panalangin natin si Kuya Danny nga. Kasi kailangan natin ng contact doon na maayos. Eh, di ba ang bait ni Kuya Danny? Nung una, dudo pa ako kasi nga, alam mo na, ba't ba ito na, kasi inaayos siya sa sakyan, nakatambay doon. Siguro, perahan tayo or something. Eh, binigyan ko na nga ng konti, wala man lang. Eh, hindi nga tinanggap. Eh, kinakabahan nga ako sa sakin, iniwan natin. Eh, wala naman tayong choice. Try na lang ako. Bandang huli, yung mabait nga yung mga tao. Nung tinawagan ako, uy, ano pa yung sasakyan? Alam ko, tinakbuhan na ako kasi wala akong number nila. Sila yung may number ko. So, yun. So, tumawag na. Ay, salamat. Namimiss nga ni Aiden yung sakin. Sabi, nasa na yung car? Inabahan din ako na kasi baka ano na eh. Premonition ba? Pero okay naman. Kaya, gusto ko sabihin, ano yung mga door na nagbubukas? So, katulad niya, di ba? Sabay-bay sapa. Kung di tayo nagtsaga, di natin na-meet sina Pame, sina Jacin, sina ano, di ba? Sina DM. Lahat kayo, basically. So, ganun din sa Lagundi, di ba? Eh, dating taga-Lagundi, yun yung active dati, wala na ngayon. Pero dito naman si ano, si Adam, si Julia, di ba? Ganun lang po, ganun ang ministry. Hindi mo pwedeng pilitan ng tao sa dami niyan. Magsipag ka lang, bubukas ang ano. Ganun po yan kahit sa pastor, yung kinukwento niya lagi. Di ba? Pero sila ngayon, meron silang ibang ano ngayon eh, yung mga fellowship ganyan. Eh, kaso ako, hindi ma-fellowship eh. Kasi tinanong ko nga isa doon, mabait naman. Kwento ko na rin sa inyo, ewan ko, nakikinig. Namit ako doon nung linggo. Mabait naman, kaso tinanong ko rin kasi alam niyo naman ako, gusto matuto. So, kesyo si yung isang pastor doon pala is coordinator sa buong region, di ko nasabihin. Mas siyempre, magnatanong ako, di ba? Kasi naisip ko rin minsan, ano yung pakinabang ng fellowship. Okay? So yun, sabi lang niya is wala namang pera-pera doon. Pero hindi ko nga nagustuhan is hindi sila nag-usap ng doktrina. Ayun yung medyo ano ngayon eh. So parang iniiwasan nila, parang mas parang nangyari is halip na mag-grow kayo pare-pareho. Parang kasi nga agenda yan eh. Yung mga taong nag-open ka kung ba't parang mali yan, tapos na-offend agad, alam mo na hindi yung magandang attitude. Bakit mo tawag dito, bakit mo sasakyan or tawag dyan, ba't mo yung sasakyan? Parang ganun kasi nakakita ko sa iba, sa marami.
na maayos naman mga pasto, pero ayaw nila mag-usap ng doktrina. Ano bang klaseng tao tayo? So kaya nakikita ko doon kasi may mga yung pagkakasaksak talaga ni Satanas sa ulo ng mga na-brainwash niya. O sinabing ganyan, alma kagad, parang gano'n. So, salit na mag-usap lang tayo. Amen? Amen. Kaya sa ako, sinasanay ko kayo, magtanong lang, di ka naman babastusin, di ka naman, ano, di ba kung talagang, ano, baka may mali akong tinuro, baka may mga talino iba sa atin dito, di ba? So, pag-usapan natin, hindi ako yung tipong, ano, pipilit ko yung sa akin dahil yun ang sa akin. Okay? Patunayan ko sa akin kasi inaral ko na yun. Kaso nga, kung may na, may mali ako, di pipakinggan din kita. Okay? So, yun yung nakita ko doon. Kaya maganda rin, nag-organize, mag-pray lang daw. So, ang gusto ko kasi malaman doon, ano yung purpose eh. Bakit kayo, ano, and nagtitipon-tipon, okay naman. Kaso, ang gusto ko sabihin, yan, yung opportunity, I believe, mag-open talaga yan pag naka-focus ka sa tamang ginagawa ng church, okay? Ako, bilang pastor, kasi pag nag-focus na ako sa fellowship, eh, magbubukas din ang opportunity dyan, may makikilala ka rin, pero para saan? Diba? Unlike ginagawa natin na wala na tayong alam anong mangyayari ito, walang nangako dyan, bigla na lang kakaroon ng opportunity. Okay? Naitindihan ba yun? Yung a door open, natapos natin sa 1 Corinthians 16. So ngayon, ganun naman. So kaya, sana huwag kayong, bagay, wala naman sa inyong ganun, sinasabi ko lang para. Yung bang parang, natamad ka sa church, wala naman bago nangyayari. Wala naman akong, wala naman pogi dito. Mga naghahanap ko, may inip na kayo, huwag ganun. Okay? Meron lagi yan, magtiwala sa Diyos. Okay, yun na yun. So ngayon, natuloy natin. So andun daw siya, sabi, I had no rest in my spirit because I found not Titus my brother. So, but taking my leave of them, I went from thence unto Macedonia. So wala masyadong lesson dyan, except for the fact na, yun nga, namimiss niya yung kanyang kapatid. Okay? Si Titus, hindi niya kapatid na ano yan. Ano, yung sabihin, kailangan si Titus, di ba? Pastor din yan eh. So, wala naman. Wala nang lesson din dito. Sinabi lang. Kasi nga, nagkukwento lang siya dito eh. Now, thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ. Ito na. And make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Ang sabi doon. So, salamat sa Panginoon. Parang ito actually yung kaduktong ng door. Okay? Ito yung nakita ko dito eh. Hindi niya sinabi exactly kung ano yung opportunity na ano nila. Diba? Pero ang tanong ngayon, bakit nga ba sila nagkakaroon ng opportunity? So ako personally, ito yung aking bakit ako naging Baptist. Bukod kay Mamean. Pero kasi nagkakaroon ka ng kaibigan kasi iba ang takbo ng utak mo sa iba. Sa ibang pupunta kang direksyon kasi yung utak mo andito. Okay? Pansinin nyo to ha. Sabi niya dyan, bakit daw tayo nagtatagumpay, triumph, and make it manifest the savor of His knowledge. So yung savor, alam niyo na kanina, di ba? Yung parang lasa or amoy. Pero dito, make manifest. So napapakita, nagiging obvious. Anong modern term niya sa manifest, obvious, di ba? E sabi dyan, of His knowledge by us in every place. Sa Tagalogin ko lang, ha. Salamat sa Panginoon daw, sa Diyos, kasi tayo ay nananalo sa pamamagitan ni Jesus, ni Christ, at ginagawa niyang halata ang amoy ng kanyang talino at kaalaman sa pamamagitan natin sa lahat ng place, lahat ng lugar. Anong sabihin nun? Ganito po yan. Pag nag-soul winning tayo, anong ginagawa natin dun? Kaya sabi siya, napapuntante niya kahit konti maligtas dyan, makita nila yung tamang method ng Bible, ng Panginoon para mag-evangelize. Yan pa lang po, sablay na yung marami dyan eh. Anong ginagawa nila? Kahit yung ano, yung sa inyo, sa iglesia ni Manalo, di ba, anong ginagawa doon? O invite kayo sa amin, punta kayo sa amin. Pastor, yung iba naman. May kaklase po akong INC, sabi niya, ang nagustuhan niya lang naman daw po sa INC ay yung mga tungkulin kagal ng volleyball, tapos napapalaban daw sila sa international. Napapalaban daw sila. Napapalaban sila sa sports. Yun ang gawin natin.
Nag-gets niya yung message, diba? So, mababaw, diba? Sa atin may ganyan din, kaso wala yan kahit ilang, ano nga tayo, wala tayong ganyan eh. Ibig sabihin, yung mga tawag namin sa racket eh, diba? So, minsan maganda rin, maka-encourage. Pero, yung pinaka-main na gawain ng church, pag pumunta tayo isang lugar, ngayon, again, nakita nyo na may ginagawa natin, minsan inaayaw natin yung lugar. Pag medyo, parang, ano, wala masyadong maayos, ganun yung ginawa ni Paul eh. Kung naalala nyo sa Galatians, sumati na yung Galatians sa Friday, di ba? Yung ginagawa nyo, nag-inquire muna siya, may ayos ba ito yung mga tao dito? Pag yung karamihan ng tao na survey niya, mga loko-loko, ayaw sa Diyos, alis na tayo doon, ganun sila eh. Ganun din tayo. Pag may mga matino dyan, tsagain natin. Kasi, malapit talaga ang Diyos yung mga lumalapit din sa Kanya. Diba? Kaya ngayon, gusto ko sabihin kanina, pag nag-soul winning tayo, as nakikita tayo ng mga tao, ano man dala ng mga yan? Ano pinagagagawa nun? Diba? Ay, kinausap ko yung ganito sinabi. So, anong mababalitaan nila? Ano yung halimuyak sa kanila, di ba? Parang mabango yun eh, parang mas gusto ko yun. Hindi katulad nung iba na invite tayo, bibigyan tayong bigas, tapos utoy na tayo. At magpapauto naman tayo sa konting panahon. Ganon, di ba? Sila iba eh. Ang dala lang nila, gospel, maligtas ka o hindi, pag ayaw mo, wag. Mag-iisip na agad po yun. Tapos lalo na pag yung mga nakausap talaga natin. Tumanggap sila o hindi, alam nila. Yung sinasabi dito, knowledge ng Panginoon. Na hindi mo pwede yan, hindi sa talino mo lang eh. Kung ano yung dala mo, yung lagi sasabi nung naalala niyo yung ating church history seminar. Kakaiba po yung naipasa sa iyo talaga yung kaalaman ng salita ng Diyos. At iba rin yung kinopya mo lang. Diba kunwari, yung mga Catholic nga, diba? Ginagawa nila, ba't di natin maubos? E di siyempre, ano lang yun, babalitaan lang nila, ganito ginagawa nila, Bible study, preaching, aral, ang gayahin natin. Sa palagi yung magaya ba nila yung lahat? Siyempre, hindi. Ganun ang ginagawa ng mga napag-aralan din natin mga kulto, di ba? Naalala nyo? O dating daan, galing daan ng iglesia, medyo ginaya sa Mormon, yung Mormon, talagang loko-loko yung founder nun. Pero, ano, may alam din sa Bible, kasi sa US ng panahon na yun, talagang revival yun eh. Panahon ni Joseph Smith. So, nakita niya, yung mga churches, yung mayaman siguro, kaya yung iba, ginaya niya, pero di niya magagaya lahat. Kasi pag outsider ka, i-observe mo lang siya, hindi ka naipasa sa'yo yung, dapat may pasa sa'yo, hindi mo magagawang, ano yun, ma-duplicate. Amen? Kahit masabihin natin, sinubukan mo yung the best mo. So, sa panahon natin ngayon, the best na manggagaya sa mga baptist, yung mga yan, mga CCF. By faith. Pero yung ano nila, yung pinanggalingan nila, yung methodology nila, hindi katulad sa atin. Okay? So, kaya ba na tayong gayahin? Hindi. Ito ang malungkot nga dyan. Sila yung ginagaya ng mga baptist ngayon. Yan ang malungkot. Kaya nakakaasar eh. Okay, ulitin ko lang ha. So, napalayo tayo. Kaya sabi dyan, kaya salamat daw sa Diyos, tayo laging tagumpay kasi ang nakikita ng tao nagmamanifest yung savor nga ng knowledge. So, ano maganda? Yung knowledge o yung savor? Siyempre yung knowledge. Siyempre, pero minsan, naaamoy mo yan eh. Di ba, alam mo yung tao? Kaya ako, sinasabi ko minsan sa inyo, itong batang to, matalino to, itong batang to, mahirapan. Pero again, yung ibang bata, pag naturuan yan, okay din naman yan. Pero paano mo nalalaman yung taong matalino, batang matalino? Nagtatanong, nagko-communicate. Ganun yun. Nag-attempt, magkamali man, okay lang, kasi gusto kong matuto eh, ganyan. Ganun po yan, nagtatanong. Yan, so kaya nabanggit ko rin na pag nag-soul winning tayo dyan, alam mo mas receptive yung place pag may nagtatanong, may punta sa church, ganyan. At hindi katulad ng iba, kaya sa Lagundi, nakakabahan ako dyan kasi may ano kayo dun eh. May jokes kayo dun eh. Oh, pero okay lang, sabi nga sa inyo ako, call ako dyan eh. Sports ako dyan. Ang mapupunta doon, yung mga dapat doon. Ganun lang yun. Ako, ganun ako eh. Ginawa ng... May ano naman, dami yan, kahit saan yan. Ngayon. Yung mga CCM, medyo ganun yan eh. Pero, may mga gayahan, may pareho, may pagkakaiba. Pero, madami yan.
Kaya nga, inaaral natin, yung Bible, alam natin methodology, anong gabi ganyan, kayo. Pag kayo nag-mature, kayo na ngayon yung katulong natin dito. Na, para matulungan natin yung mga yan. Kasi, ang method ng demonyo sa kanila, ano yun, parang factory, alam niyo yung factory. Mabilisan yan. So, ano kaya, paano pupunta sa atin to? Hindi attract mo nang kung ano, volleyball, kung ano man yan. Malaking, ano, church. Puro ganun sila. Sa atin, hindi tayo ganun. Mas maganda nga sa atin yung ganun. Kasi ito, kahit yung ibang baptist po, ganun ang gusto nila. Ginagawa nila, nag-iipon sila ng pera. Bago magsimula ng church yan, meron ng magandang place. So, natutunan ko sa maraming baptist pa rin naman ang pastor, hindi nga tayo ganun, sabi ni pastor na. Hindi ko dati maintindihan yun. Pero ngayon, intindi ko na. Kasi kung hindi ganun, peke ka rin. Peke yung tao, peke yung church. Ibig sabihin, kaya ang dami nung mga ganun. Pag gusto mo malaki agad, bayaran ka pag ganun eh. Susunod ka kung ano yung gusto ng financier. Sa atin, baliktad. Ginawa natin muna yung dapat natin gawin, saka darating ngayon yung mga support kung meron. Eh ngayon nga, meron na, di ba? So, salamat sa Panginoon. Saka, darating yun. Sipag lang tayo. Eh, tuloy natin ha. So, again, yung Savour, parang naaamoy ng iba, matalino to. Dito ako sasama, di ba? Ganun kayo dapat. Sinabi ko, kaya sa mga taga-baybay sa ako, sinabi ko, yung iglesia ni Manar, kulto, dinidiretso ko na, para sila mamili na sila agad. Hindi yung tipong, ano nga, na-attract sila dito, gawa tayong gimmick din. Hindi, walang gimmick-gimmick dito. Okay? Kung naintindihan nila, yung preacher dito, yung church dito, ay naintindihan salita ng Diyos, yung isa hindi, mamili na sila. Kung gusto nila doon, eh, anong isabihin nun? Ganun din sila. Gusto nila yung ganung method. Diba? Doon na sila. Ganun kasimple yan. Kaya ito, parang naamoy niya eh. Naamoy ko, matalino yun. Uy, naamoy ko, tunay yun. Tunay na lingkod ng Diyos yun. Iiwanan mo ba yun? Ewan ko sa'yo. Gusto ko sa kulto kasi madami sila eh. Ha? Nung sina Jesus nga, konti lang din sila. No? Again, yung iba, hindi natin inaano, tutulungan lang natin. Kasi hindi mo pwede sabihin, lalo mga bata. Hindi ko yung sabihin, hindi na sila welcome. Sinasabi ko, yun nga, na-attract ka sa Panginoon dahil sa kanyang amoy. At ganun din sa mga lingkod ng Diyos. Pag ito nakita ko, puro Bible, gusto ko yun. Ako, ganun kasi ang nauna sa akin, mga Pentecostal, siyempre, Catholic kami dati. And then, yan, nadala nga ako sa Baptist. Gusto ko na dito. Amen? Okay, tuloy. For we are unto God a sweet savor of Christ. Okay, again ha. Kanina, savor of His knowledge. Ang tanong dyan, sino yung His? Eh, hindi naman mahirap yan kasi ang Diyos Ama, ang Kristo, nagkakaisa naman sila, di ba? Kaya ang title natin ngayon, Savor of Christ. Kasi sinabi dito, sa bandang dito, for we are unto God, okay, ang dinidescribe dyan, yung mga Kristiyano na, a sweet savor of Christ. Ano yung sabihin nun? Parang sinasabi kanina, yung talino eh. Pero ngayon, saan ba nag-flow yung talino? Eh di sa mga tao, di ba? Hindi na pwedeng mag-display tayo dyan ng puro ba? Yung iba, ganun yung style of sin, di ba? May Bible dito. Ang daling gayahin nun eh. Oh. So talagang ma-attract sa atin yung mga pupunta dito, mananatili dito. Pag naamoy nila at medyo may konting wisdom din sila, nakita nila maganda doon. Uy, tunay doon. Doon ako. Okay? Ganun yan. Kaya sabi naman dito, savor of Christ. So isabihin, okay, hindi lang tayo sa knowledge, magaling, matalino. Dapat alam mo na kay Kristo talaga yan. At yan ang isa sa mga, kung again, naalala niyo ating seminar sa mga kulto, ang lagi nila talagang titirain si Jesus. Tot, lagi yun. Papaliitin nila, gagawin lang nila, i-reduce nila sa isang icon, basta Jesus, Jesus din sila, pero hindi nila kilala si Jesus. Tayo, inaalam natin sino ba si Jesus, anong gusto niya, anong sinabi niya, anong exactly yung sinabi niya, wala tayong iiwasan, di ba? Yung iba is, ngayon ko ba? Malakas eh. Hello, yan. So, napansin naman yung iba, di ba? Yung dati kasi Catholic tayo, may mga part ng pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus na mo alam kasi ini-screen sa'yo yun eh. Yung nagalit siya. Madalas bang kinakwento yun? Hindi, di ba? Oh, ano pa?
Hinataw niya yun. Galit na galit po siya dun eh. Hindi naman siya ano dun eh. Ano pa? Yung sinabi niya, mga hipokrito kayo! Mga hipo. Hindi sinasabi po yan. Ang Catholic kami. Na-encounter ko lang yun. Binabasa ko na yung Bible tsaka yung mga ibang Baptist. Ba't kasi gusto natin makilala si Jesus? So, kung puno na tayo ng knowledge pero hindi naman malapit kay Jesus kasi may knowledge din po na matalino lang. Uy, wow, galing nun. Ang daw sabi niya. Ano ba yung mga term niya? Kalimutan ko tuloy. Hindi ko kasi ginagamit eh. Yung mga epiphany. Alam niyo yun? Yung mga soteriology. Yung mga ano yung mga term sila dyan? Mga monergism. Ang talino mo, na-attract ako sa'yo. May ibang tao na na-attract sa talino lang. Yung sinasabi natin dito, lagpas tayo sa talino lang. Dapat malapit na malapit kay Jesus, nakikilala mo si Jesus, may knowledge din tayo definitely. Pero saktong-sakto yan na mapapalapit ka kay Jesus, nakikilala mo siya ng lubos. Yun ang gusto ko sabihin. Amen? At napaganda po pag na doon ka papunta. Yung pang-unawa habang nakikilala mo si Jesus. Ibang klase po si Jesus. Kailangan ko ba sabihin niya? Kakaiba po siya, yung talino niya, at yung kanyang purposes, at yung kanyang lahat na iba kay Jesus kasi nga siya ang Panginoon ng Panginoon. So yan, so kaya na-relate natin dyan, for we are unto God, tayo mga Kristiyano ngayon, mga soul winner, tsaka mga lingkod ng Diyos, ay para daw matamis na panglasa para kay Kristo at ni Kristo. Okay? Pero ito yung maganda dito. Nalala nyo kanina binasa natin yung savour minsan, hindi rin positive. Kasi amoy lang naman yun eh. Nakilala, ah, ito yung amoy niya. Hindi sinabing mabango. Okay? Kaya doon makikita natin dito, dalawa pala yan. Pag ikaw daw ay tunay na Kristiyano, alam nung tao yan. Kaya yung mga basta sa'yo, oh, good sa'yo, di ba? Ba't pa ako mag-jo-joke dyan? Di ba? Paya lang ako dyan, di ba? Ba't ko pa yayain niya na mag-nakaw kami? Hindi na kang papayag yan. Magmumukha lang ako masama. Eh, masama ka naman talaga. Oo, oh, alam niyo ba yun? Alam nila yan. Kaya ngayon, sabi dito, isa mga tunay at nakikristo din, yung mga ligtas at yung mga maliligtas. Kaya pag nag-share tayo ngayon, huwag mong iisipin na nireject ka kanina, i-reject ka ulit. Napansin ko sa inyo yun, di ba? Okay, ganun. Ngayon, seminar natin, punta natin, balik-balikan nyo yun eh. Kung nireject ka dito, ibang tao naman to eh. Huwag ka mag-isip na kahit mukhang ano yan, balbasarado yan. Hindi tatanggap sa Panginoon, hindi. Hindi ibig sabihin, masungit yan. Hindi lahat ng matanda, maso, hindi ganun. Amen? Lakas ka lang ng loob, lapitan mo, may panalalangin, at maano ka, ang tawag dito, mabango ka sa kanila. Uy, nag-share siya ng salita. Nasaan ka ba? Where are you? My whole life. Yung iba, ganyan po. Kaya hindi ka dapat mag-alangan. Amen? Talagang pagpunta mo doon, ba't ngayon ka lang? Oo. Oh. Pero, yung iba, sabi dyan, okay, sa mga ligtas at sa mga hindi maliligtas, pero ito, nilinaw niya. To the one, we are the savior of death unto death. Ano sabihin nun? Pag nakita ka, ligtas ka, tapos ito, mga anak ng demonyo or hindi anak ng demonyo, pero karnal. Pag nakita ka pa lang yan, dito na naman si, ano, si pastor. Alis na tayo dito, ha? Ayan, mga sasabihin niya, asal na agad yan. Diba? Kailan lang. Kaya nga naasal ako. Kaya nag-sorry na daw eh. Yan ang babastos kay Mrs. No? So yan ang minsan, sinasabi ko naman sa inyo yan lagi, diba? So ako, hanggat mati gusto ko, protektado kayo, hindi kayo masaktan, hindi kayo mapahiya. Pero kasama yan sa paglilingkod eh. So may mga nang babastos kay Mrs. Eh siguro, mga ano yun, talagang loko-loko yun, diba? Ganun lang kasimple yun. Kaya expect nyo yun. Amen? Amen. Lalo tayo, tunay tayo, hindi tayo katulad ng mga CCF na lahat kapatid mo, lahat ka, ano, hindi ganun. Pag binanggit mo yung totoo sa kanila, napansin mo, parang ba't kayo nagtatangs? Ba't may pastora kayo? Ramdam agad nila yun. Ang init na ng ulo sa'yo agad yan. Sa halip na magtanong, paano mo nasabi? O di sinabi mo ngayon. Yung iba dyan makikinig, pero yung iba, iinit ulo niyan. Ikaw na yung pinaka ano, sa kanila, mabaho sa kanila. Okay, ulitin ko ha. Yung iba, naaamoy ka, nakikilala ka nila, pero sa halip na pag talagang loko-loko yan, lalong iiwas yan. At yung iba pa nga ay sabi, kaya naman hindi lang Kristiyano dahil sa'yo eh. Bakit? Anong ginawa?
Yan, kaya lalo sila mamatay. Parang ganda yung ano dyan eh. And the other, the savour unto life. Hindi na sinabi dito, pero obviously, yun yung mga ligtas at mga maliligtas. So, yun nga, pag nakita nila, di ba, iba sa atin, pinapamerienda pa tayo, hindi naman natin na-meet yun. Doon lang natin sila na-meet, ba't tuwan-tuwa? Kasi, ayun, ganun tayo, kilala nila ang ating amoy. And who is sufficient for these things? Ano yung sabihin na? Okay? May clue tayo sa 17. Ito yung kinabisado natin dati. Okay? Sabi dyan, for we are not as many which corrupt the word of God. So, yun yung nakikita niya kanina. Sinasabi ko, di ba? May mga kunwa-kunwari lang, pero binabago nila yung salita ng Diyos. Sa sarili nilang kapakinabangan. Hindi tayo gano'n, sinasabi ni Paul. Kaya huwag kayong mag-alala kung magalit sila sa atin, naamoy nila yung ating ano, ay, tunay to. Pero hindi natin sasabihin tunay yan. Hindi natin sabihin gano'n, di ba? Ay, kulto yan. Iba nga, gano'n eh. Ano? Bible yung sinabi ko siya, kulto ako. Ba't parang nangyari yun? Basta, kulto ka. Ganun po yan. Huwag kang magugulat. Pero again, siguraduhin mo yung Bible ang dala mo. Okay? Kaya sabi dyan, ano yung kabaliktaran ngayon ng corrupt the word of God? Kakaroon tayo na sincero, di ba? Nabasa ko sa Bible, sabi dito, si Jesus was not left in hell. Ibig sabihin, napunta siya doon. Uy, parang masama ata yun. Ano yung sabihin nyo? Kasi si Jesus, alangit siya. Eh, sabi ng Bible. So, ano gagawin mo? Out of sincerity, nabasa mo yun, intindihin mo ngayon, i-reconcile mo. Kung parang may something's wrong, aralin mo bakit niya sinabi yun. Hindi yung itatago mo, hindi yung kukontrahin mo yung naguturo ng sinasabi sa Bible. Okay? Nabanggit ko sa inyo last time yan. Yun yung pinaka topic na blinak ako sa ano, sa grupo namin. Kasi sabi nga, Jesus daw, ay, itong ano, iwasan niya itong preacher na ito, naguturo ito ng ano, Jesus daw, pumunta sa impyerno. Eh, yun naman sinabi sa Bible. Yung sinabi ko, parang masabi nga, ano, eh, yun nga talaga, di ba? Di binasahan ko ng Bible. Naku! Nagtatanggol mo pa. Sige, black. Eh, yun ang sinabi sa Bible eh. Oh. Ang hirap, no? So, ano pa? Ano pa yung mga mahirap para sa mga bakla na, no? Balik tayo sa mga bakla. No? Eh, sinel, di ba? Ah. Naku, yun nga sinabi sa Bible, kaso makakasakit ako eh. Kaya pag tinanong ako, okay ba yung ano, sa Diyos yung mga bakla? Oo. Okay ba sa Diyos yung mga bakla? Sasabihin mo. Lahat naman tayo nagkakasala eh. Ganun ang iba, di ba? Nabanggit nga sa inyo si Rick Warren last time. Ganun sila. Kasi ang alam nila, umiiwas na sila pag sila ay madi-disadvantage or madidihado dahil sinasabi ng salita ng Diyos. So, hindi ganun. So, sinabi dito, paniwalaan mo to, panindigan mo. Ngayon, baka naman may mali kang interpretasyon, huwag mong panindigan yung maling interpretasyon. Alamin mo nga. So, kaya kayo, bata pa naman kayo, ako kaya ganito ako katibay dito. Kasi nga, ilang beses ko na subukan sa iba-ibang tao, iba't ibang nationality pa, yun ang maganda sa ating ngayon eh. Kahit ibang nationality, hindi mo machat, ganyan. So, walang pinagkaibang tao pagdating sa mga bagay na to. Kahit German, kahit ano ka pa. Spiritual things, common lahat yan sa atin. Ayan. So, kaya ang kabaliktaran ng pag-corrupt, sincero. Ganun po yan. Kaya ayaw nyo mapunta doon sa lugar na yon na ito yung pinag-usapan natin. Dito ka na maging sincero ka lang sa tao, sa Diyos, siyempre, sa Bible. Ganun lang po kasimple yan. At dadating po yung panahon nito, masaya tayo ngayon eh. So wala pa magkakaaway dito. Darating niyo, wala pa. Pag dumami tayo, minsan di maiwasan yun. May ibang agenda kasi, iba. Kaya, ganito lang rule. Maging tapat ka lang sa Diyos, sa tao, sa Bible. Wala tayong pagtatalunan. Ngayon, ang nasabi ko sa inyo last time, hindi naman tayo dito, hindi ko naman ni-require kayo ng maging kasundo niyo lahat, di ba? Talagang di mo kasundo, ayaw mo ng mukha niya, eh, huwag ka lang magkukos ng gulo, okay? So, pero, pag magmamature ka talaga, kakaibiganin mo lahat. Eh, hindi ko siya type eh. Yung kapatid mo ba, lahat siya magkakasundo? Dapat, oo, di ba?
Pero minsan hindi, kasi nga may ibang bagay. Lalo yung mga hindi close, may ibang personality talaga. Pero kung wise ka, pakikusapan mo yan, pakikisamahan mo yan. Dahil bandang huli, kayo rin ang magkakasama. Ganun po yan. So, ganun din lalo sa church. Amen? Ayan. So, kaya dyan, sincere, but as of God, galing talaga sa Diyos. In the sight of God. Ang ginamit ko na sa isang preaching to, anong sabihin ng in the sight of God? Kita ka ng Diyos eh, lahat ng ginagawa mo. Even iniisip mo. So, paano yung basahin nyo? Kasi minsan nagtututong magsinungaling, di ba? Hindi naman alam to ni Brad, hindi naman alam to ni... Alam ng Diyos yan, o paano? Eh kung matalino yun, papakita ng Diyos sa kanya yun. Ano yan? At ikaw, maalaman mo naman na ikaw na yung mali, kasi maramdaman mo yan, kasi ayun yan, nabanggit sa inyo kanina, pag doktrina, ayaw mong pag-usapan. Kasi hindi mo alam eh. Yung totoo, yung totoo kasi mahirap baliin yan pag ito na yung source natin. Iba nakakapaloko lang yan pag yung mga hindi baptist, mga alam mo na, mga posisyon. Ay, siya yung pare, di maniwala tayo sa kanya. Doon lang yung nakakaslisot eh. Sa baptist, mahirap mga ganun kasi wala tayo dito ng mataas mababa. Pag wala kang masagot, alam mo na. Diba? Ganun tayo eh. Yung maganda sa atin. So, kita lahat ng Diyos, huwag kang sinungaling. Okay? Kaya sabi dyan, pag nagsalita ngayon, in the sight of God, we speak in Christ. So, ganun lang tayo, kaya hindi tayo takot eh. Ito yung sinabi sa Bible, anong nga sabihin ko sa'yo? Ngayon, iba sa atin, kulang pa sa knowledge. So, kaya nga, ipunin mo. Amen? Kinakabago siguro dito si Adam, no? Yan, ipunin mo lang. Salamat si Adam ay andito. Pero, huwag nyo expect na forever kayong bata. Amen? Diba? Nakikita nyo ba yung katawan nyo ngayon? Lalaki nyo na? Ilan taong ka na, Adam? Ikaw, Rain? 14, no? 3 years lang, ganyan ka nakalaki. So, kung ganyan yung katawan nyo, yung utak nyo, ganun din. Immature nyo na yung utak nyo. Kaya hindi mangyayari yung, hindi mangyayari yung maturity sa utak kung puro kayo laro. Amen? So, katulad sa, yung ating katawan kasi, medyo physical, ano yan eh. Automatic yan, kumain ka lang. Hindi ka naman kumain para lumaki, kumain ka lang kasi nagutom ka eh. Pero sa spiritual, sa education, academics, kailangan mo talaga i-feed. Amen? So, lalo ito, spiritual to, mas malaki ang scope nito. Tignan nyo ba yan? Ang pag-aaral, may matalino, mas marami scope yan kaysa physical. Pero lalo yung spiritual, mas marami yung sakop. Grab describe. Kasi ano eh. Ibig sabihin ko natin, ganito, matalino ka sa math. So what? Doon ka lang, di ba? Pero maaaring magaling ka rin sa ibang bagay. Pero pag spiritual ka, lahat sakop mo eh. Totoo yan. Wala nang masabi. Parang ano, masabi lang nila, yung theology, dati ah, nung maayos pa yung ating mga bansa, ang tawag nila sa theology, alam niyo yung theology? Ano yung theology? Ano yung biology? Study of life. Ano yung mathematics? Study of numbers. Numbers, oh. Ano yung... Alam mo nga. Ano yung zoology? Hindi mo alam. Animals yun. Zoology. Greek word zoo. Life. Okay. Ngayon lang. Ilan taong ka na ba? Ha? 14. Sa ano yung fourth year namin yung kasi dati, high school. Ano yung theology? Theo, theos, sa Diyos yun. Kaya pag theology, mas malaki. Kaya ang tawag nila dati kahit sa mga university, yung pag-aaral, salita ng Diyos, yan ang pinakasabi nila is the queen of all sciences. At tama naman yun, pero ngayon kasi inaano nila eh, sinusubukan nilang alisin. Pero hindi nila maalis. Kasi totoo nga, kung hindi ka marunong dito, eh yung history natin, punong-puno ng ganito. Nabanggit ko lagi sa inyo, di ba? Kahit yung batas natin, kinuha dito. Pwede ba itanggin? Hindi natin kailangan yan. Ilan taong ka na ba? Di ba? Sabihin mo, hindi kailangan. Like, nakuha natin sa Rome to eh. Pero ito yung mas maganda pa rin yung nakuha natin sa Bible. Okay?
Kasi sabi ko, mas malawak ang sakop ng salita ng Diyos. Okay? Hindi ka pwedeng magaling ka lang sa zoology, hindi ka naman magaling sa math. Pero pwede kang magaling sa math kasi kailangan mo yung magbilang ng animals eh. Hindi ko alam. Doon yung mabinibilas nito. Pero at least basic yung alam mo. Magaling ka sa hayop. Hindi ko alam mo. Pero, psychology, ano naman yan? Yung utak, psyche. Pag sinabi pong psyche is, parang spirit actually yan eh. Kasi, human behavior ang psychology, tama. Pero actually yung psyche, ginamit nila yan sa spirit eh. Parang ganun. Ah, actually, yun ang mautuloy yung paglaki nyo. Kaya yung ginagawa, kung mag-stay kayo sa church, panalo kayo. Amen. Yung iba, hindi pa nila alam yun. Umaasa sila kung anong university. Oh! Oh! Pero pag nasa church ka na, walang limit yung iyong pangunawa. Walang limit yan. Pwede ka mag-specialize sa isa, dalawang bagay, pero yung pagpapamilya, automatic, master mo yan, di ba? Oh. And dami dyan, magaling sa ibang bagay, sira yung pamilya. Leadership, marami, napakarami. Discipleship. Kaya, yun ang ating ano ngayon, ha? Savor of the knowledge of Christ. Napakaganda, napakabango. Kaya sabi ko lagi sa inyo, tapos na tayo. Pag kayo ayaw mag-church, pag tinatamad, iniisip ko, ano mang kulang, anong gusto nitong taong to? Ganun yung iniisip ko. Malamang, nakarnal yan, malamang. Sa hindi, may nang uto dyan, may nang... Ganun lang yan eh. May nang ano dyan, may nang gangster dyan. Kaya gusto namin madalas, pag nakawala kayo, kinakausap ko. Kasi saglit lang yan. Ano problema mo? Hindi galit ha. Kasi, ba't wala sa church? May mas importante yung ginawa, pasto. Yan ang ano dun eh. Totoo lang ako. May no... Naunawaan ko kayo kasi naggalig din ako dyan, di ba? Alam niyo ba yun? Dati rin akong Rain, dati rin akong Yesha. Dyan lang din ako, si Pastor. Kung anong ginagawa ko ngayon sa inyo, ganun ginagawa sa amin. So, misa nagdududa ako, Pastor ka, kaya dyan ka. Ganun inisip ko lalo, sa giving, ganun din inisip ko dati. Tuturo ka ng giving, syempre magbibigay ka, Pastor ka, kami. Di ba? Siyempre, magano kasi, Pastor, hindi ganun. Nag-umpisa si Pastor dyan din. Nanampalataya lang, dinagdagan, nagtiwala, hanggang makapunta dito. Dati ako'y tinuturuan, ngayon, ako'y nagtuturo. Amen? Kung tayo napunta doon, yun ay knowledge. So sana ganun ha, sana ma-attract kayo. Uy, ang ganda pala nun. Kahit ngayon, pag tinignan niyo yung mga nagdidebate, science versus religion, madalas ay hindi, makikita mo, ibang klase yung ano, ibang level tayo. Amen? At ganun din naman, Baptist kontra sa iba. At yung mga spiritual na Baptist, sa hindi spiritual na Baptist, makikita mo yan. Mag-ano yan, lulutang po yung ano, better, tsaka yung ano. Okay, sana ganun ha. So, yung basis niya, hindi na inabutan yung Proverbs. Inisa-isa po namin yan, kami-kami pa lang eh. Ang paganda ng Proverbs, kung tinatamad kayo magbasa, doon ka muna sa Proverbs. Oh. Malalim yun, pero kayang, ilan taon ka na ba? 13. Anong grade ka na? Ayaw mo na yan. Nung ako, naalala ko yung mga ganong talinhaga, naiintindihan ko na, grade 4 pa ako eh. Oh, kunti lang, obviously hindi mo makukuha lahat. Pero yan. Kaya niya yan. Proverbs, may mga malalim doon, pero iba doon, hindi ganong kalalim. So, pag na-familiarize ka sa mga talinhaga doon, salita, terms, panalo ka. Tsaka yung Proverbs, di kailangang mahabang basahin mo para may makuha ka, di ba? Ayan, so, matalino ba kayo? Maging matalino kayo kung hindi. Eh, ang hirap sagutin kasi gano'ng katalino, di ba? Yung sabi ko lang, gusto nyo ba maging matalino? Ayan, di ba? Lahat kayo, pati Gab, ha? Lalo mga lalaki, nakikinig. Gusto matalino. Yung hindi nakikinig, anong gusto nyo? Laro. Anong gusto nyo? Aircon. Okay, dito. Pogihan lang kayo sa akin. Okay. Di ba, talino dapat. Ilang oras tayo? Yan ang ginagawa natin lagi. Mag-soloing tayo, may devotion din. Kasi hindi mawawala na sa buhay natin yan. Kasi, katulad nyo, kailangan nyo lang consistent yan. Ngayon, sige. Let's pray. Lord, maraming salamat. At napakaganda, Panginoon, ang message ngayon, ang savor
of the knowledge of Christ. I pray, Panginoon, maging matalino kami. At hindi lang basta matalino na sa sanlibutan, na mukha kami matalino, marami kang alam. But ang alam namin ay naka-align sa inyong gustong malaman namin at maintindihan. Bandang huli, sabi niyo sa salita, the end of all things is Christ, Panginoon. So, may maikilala kayo, maintindihan. Ang maintindihan namin nawa ay makilala ka namin bakit, anong gusto niyong mangyari, anong gusto niyong gawin, anong gusto niyong pagawa sa amin, yung mga bagay na ito, Lord. We pray na doon kami papunta, Panginoon, na direction. So, salamat sa aming bilang at mga nagpapatuloy, Panginoon, na pray especially for them, especially mga young people. May salamat na mag-support na adults, but yung mga young people, Panginoon, they have all their lives ahead of them. Maging matalino po sila. Hindi sila maging mayabang din. Bagus, Lord, ang katong katalinuhan, nag-accumulate sila para, Panginoon, hindi pagyabang bata, magamit, Panginoon, ng sakto, Panginoon, sa inyong kalooban at plano, Panginoon. So, ilaan po, Lord, ilaan po, Lord, sa the rest of the day, the week, kaya po magpala sa bawat isa, magagabay, magproteksyon, Panginoon. In Jesus' name we pray.